Naman na. So, example. So, kapag sinabi natin so, common, magkatulad. Okay. Ganyan sabi ni Andrew, magkaparehas daw. So, pag may nakita tayo na magkaparehas, na multiple, or magkatulad, that is a common. And what when we say least? Ano pag sinabi natin least? Pag sinabi natin least, ano yung pag sinabi least? Parang greatest to least. Ay, great. Greatest parang to least. Ano yung pag sabihin ng least? Yung mababa pong number? Okay, tama. Mababa. Starting from least. Ganun po. Kung sino yung pinakamababa. Ngayon, kukuha natin yung least common multiple. Yung pinakamababa, pero magkatulad ng multiple ng mga number. Okay. Yes? Or this is what we call LCM. Okay? Pag sinabi natin LCM, that is least common multiple. Yung mga unahan letter nila, di ba? Sa least, letter L. Sa common, letter C. Sa multiple, letter F. Kaya siya tinawag na LCM. Kapag sinabi natin, get the LCM. Or sabi natin, get the LCM of this three number. So, least common multiple yung ating tukahanin. So, are you ready na ba makinig? So, for example, yes, we have here, there is one how many method? Meron tayo, 1, 2, 3 method. We have 3 methods sa pagkuha ng LCM. Katulad ng pagkuha ng greatest common factor, diba? GCF, meron tayong 3 method. Dito naman, sa LCM, we have also 3 method. So, ang method 1 is the by listing. So, copy nyo to. Method 1, by listing. Ano pag sinabing listing? Ibig sabihin, ililista natin lahat. And then, nakikita natin what is the LCM of that number. For example, we have here number 4 and number 6. So, let's give the multiple of number 4. Siguro, mga hanggang 5 multiple. Sigil muna tayo sa 5 multiple. What is the first 5 multiple of 4? 4, 8, 12, 16, 20. Yun po. Sige, diretso mo pa. Hanggang sa mga, siguro, mga 8. 20. 24. Sunod. 28. Sunod. 32. Stop na muna tayo sa 32. Kapag wala pa rin tayong nakita, eh didiretso na lang natin. Then, what is the multiple of 6? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Yan. Okay. So, sa listing, sinulat natin. Stop na muna tayo sa 44. Sa listing, isusulat natin lahat ng multiple ni 4 pati ni 8. Then, sa pinakadulo, kukuhanin natin yung LCM niya. So, kuhanin muna natin kung ano yung number, ano yung mga number, sa, ano yung multiple ni 4 na kaparehas ng multiple ni 6. We have number 12, di ba? May number 12 tayo. Ano pang number ang magkatulad? Third lang ba? Meron din tayo 24. Third lang po? Meron din 24. Diba 24 magkatulad sila? Para sa naman 24. So, meron tayong 12. Meron din tayong 24. Kaso, isa lang dapat ang magiging sagot natin. Ano ang magiging sagot natin sa kanila? Si 12 ba or si 24? 24. Si 12. 24. Ano may sabing 12. 24? Taas ang kamay. 12. Naging 12 na. Bakit 12 na?
Gawa po, kasi diba, kung 12 ang mali, ay list, lista. Common multiple. List. Gawa po list common multiple po, di ba? List. Oh. Kung list, edi, yung pinakamaliit po. Yung pinakamaliit po doon sa, ano, nanap na, yung na-list, kung saan natin, nahanap na ano po. Okay. Hindi, bye. Pwede natin i-choose ang 24 dahil po, yung, mas malaki siya. Dahil po, mas malaki po yung, ano, yung, 12, yung, 24. Ang 12 kasi, list lang po siya. Mali, siya ang pinakamaliit sa nahanap natin. Okay. Mas. So, dahil list common multiple ang hinahanap natin, yung pinakamaliit ang hahanapin natin. Sa 12 at 24, si 12 ang pinakamaliit. Kaya magiging LCM natin is si number 12. Okay? So, ang gawa list to greatest po, di ba? Pagka list, edi hanap na, eh, pa-find natin yung pinakamaliit na number, yung mas maliit na number, yung greatest, yung greatest po, yung hanap, ipa-find natin po yung mga malalaking numbers po. So, ang sagot natin... I'm sure parang naalala ko po yan, yung method, yung listing, tapos po yung dalawa pa, tatlo po yan. Parehas lang din sila. So, dito, ang sagot natin is number 12, okay? So, ang LCM ni 4 at 6, ni number 4 and number 6 is 12. Okay? Ang LCM nila is 12. Sure, wait. Screenshot. So, this is a listing method. So, take a screenshot in listing method. Or make it copy to your notebook. Done. Okay. Nip and sketch po ulit. So, this is 4 and 6, diba? Ang 4 and 6, ang LCM nila is 12. So, try naman natin yung ibang method. Pero 4 and 6 pa din yung ating gagamitin na multiple. Titingnan natin kung same answer. Kung same answer lang din sila by use of other method. So, ang method number 2 naman natin, method 2, is prime factorization. Sino may tanda pa ng prime factorization? Me. By the use of factor 3. Diba nagpa-factor 3 tayo? Up. Yes po. Na yun po. Yung iba, diba pagka factoring 3, ipa-find natin yung mga prime, yung prime numbers po. Tapos, okay. Unahin muna yung ipag- ano po, di ba yung ipaglilisting muna po? Ayan, exam. So, sa prime factorization naman, for the use of factor 3. Diba, ang sagot natin kanina, ang LCM ng 4 at 6 is 12. Try natin kung magiging 12 din ba ang sagot kapag prime factorization ang ginamit natin. So, ano ang prime factor ni 4? Tanda pa ba natin yung 2 and 2. 2 times 2. 2 times 2. So, prime number na ba si 2? Yes po. Prime. So, dahil prime number na si 2, so, isusulat natin dito. Dahil prime factorization tayo, so, sulat natin dito sa baba. Siguro, anong kanong konti. Ipot mo ng konti. So, isulat natin si 4. Ang prime factor niya is 2 times 2. 2 times 2. Diba? 2 times 2. So, kay 6 naman tayo. Ano ang prime factor ni 6? 3 times 2. 3 times 2. Pwede ding 2 times 3 or 3 times 2. Pwede yung magkabaliktad ah. So, kay 6 naman tayo is 2 times 3 or 3 times 2. So, ganito class, kapag may number, kunyari 2, diba 2 times 3 to or 3 times 2. Kapag 2, itatapat nyo siya sa unang 2. Itatapat natin siya sa 2 kasi para sa number 2. Kaso yung kasunod niya, number 3. Diba dito dapat natin lalagay. Hindi natin siya doon ilalagay kasi hindi naman 3 ang katapat niya. Kailangan sa 3 din siya nakatapat. Or kung wala namang ibang number 3, hindi na natin siya itatapat sa number 2 kasi dapat katapat niya lang is number 2. Okay? So, it means yung isang 2 na galing kay 4 pati yung isang 3 na galing kay 6
hindi sila magtatapat. Ngayon, ipagtatapatin nyo sila, diba 2, bago 2, kakapin nyo lang si 2, kakapin nyo si 2 dito, then bring down nyo si 2, times yan, then i-bring down lang din natin si 3. Ngayon, pagta-times natin sila, what is 2 times 2 times 3? 12. 2 times 2, what is 2 times 2? 4. Times 4. 12. Okay. 6, 9, 8. So, parehas ba na 12 ang sagot natin kanina? Oo. Apa. So, ang LCM natin ngayon is 12. Same lang din katulad ng sa distinct method. Pero ito, prime factorization ang ginamit nating method. Okay, huwag kayong malilito dito sa pagtatapat ng number ha. Kailangan, kung may number 2 at may number 2 naman na isa, itatapat natin yon. Kung number 3 na yung kasunod, hindi natin siya itatapat sa number 2. Kailangan number 2 lang din yung katapat na doon. Kung wala silang katapat, edi lagyan nyo ng space, saka natin sila i-break down. Okay? So, nakuha ba natin class? Apo. Okay, nakuha natin. May screenshot na. So, iyon yung ating dalawang method. So, take a screenshot. Take a nice screenshot ko na po. Ko na po din. So, hindi na pa po. Pagkatapos ng screenshot, isusulat nyo sa notebook ninyo ha. Pagtapos na yung klase natin para hindi nawawala sa notebook. So, punta tayo. Erase ko na ito ha. Sa method number 3 tayo. So, 12 yung sagot natin. Parehas dalawang method, 12 yung sagot. Tingnan natin sa method number 3 kung 12 din yung kanya magiging sagot. Method number 3. Yes. Continuous. Tinatawag siya na continuous. Division. Meron din yung... Continuous division. Ibig sabihin, continue lang ng continue hanggang sa maging 1 lahat ang sagot natin, okay? Hanggang sa lahat ng number is maging 1. So, ano yung dalawang multiple natin? Number 4 at number 6. So, di-divide natin sila. So, easy kayo na number na pwede natin i-divide sa number 4 pati sa number 6. 2 po. 2. So, ilagay natin dito yung 2. Kasi inisip natin, pwede i-divide si 4 kay 2, pwede i-divide si 2. So, 4 divided by 2, what is the answer? 2 po. 2 po. 2. Dito natin sa baba, ilalagay si 2. Bago 6 divided by 2, what is the answer? 3. 3 po. 3 po. Okay. Ngayon naman, isip tayo ng number na pwedeng i-divide kay 2 or kay 3. Maalin. Kahit hindi sila pareha sa pwedeng i-divide. Wala na po? Hindi. Isip kayo kahit kay number 2 lang muna or di kaya kay number 3. Limbawa, si number 2, diba, pwede siyang i-divide. Kasi kailangan maging 1 lahat. Kay number 1? Hindi. Kailangan kasi maging number 1 lahat yung sagot natin dito sa side na ito. Eh, hindi pa siya number 1. So, isip pa tayo na number na pwede natin i-divide kay 2 para maging number 1 siya or di kaya kay 3 para maging number 1 siya. Nangyari kay 2, di ba si 2 pwede pa siyang i-divide kay 2. So, i-divide natin siya kay 2. So, divide by 2, that is 1. Di ba? Pero si 3, bawal siyang i-divide kay 2. So, i-bring down 3 na lang natin siya. Okay? So, dahil si 3, bawal natin siya i-divide kay 2, i-bring down 3 na lang natin siya. Bago si 2, dahil pwede natin siyang i-divide kay 2, 1 na yung naging sagot natin. So, meron na tayong isang 1, diba?
So, kay 3 naman, diba si 3, pwede natin siyang i-divide kay 3. So, i-divide natin siya kay 3. So, 3 divided by 3. Kung si 1 divided by 3, so cannot be. So, bring down 1 na lang natin to kasi 1 na siya. Si 3, kapag dinivide natin siya kay 3, magiging 1 na siya, diba? So, parehas 1 na yung ating mga nasa dulo. Kailangan kasi maging 1 lahat na nandito sa ating dulo. Okay? Yung ano natin, quotient ay magiging, ay yung ating remainder is magiging 1. Kapag naging 1 na lahat yung ating remainder, it means lahat ng nasa gilid na ito, ipag-multiply natin. Ipag-multiply. Yes. What is 2 times 2 times 2? 2 times 2 equals 4? 2 times 2, that is 4. And times 3 equals 12. And itatimes natin siya sa 3. So, the answer is 12. 12 pa din siya. Even we use a continuous division. So, medyo nakakalito lang kay continuous division, diba? So, pero, i-method pa din yan sa paggamit o pagkuha ng listong on multiple. Pwede natin method, si prime factorization, or di kaya si continuous division. Okay? Sinong may tanong? So, let's have another example here. So, gamitin natin si prime factorization. Kasi pinakamadali talaga si prime factorization. So, let's use prime factorization. So, we have here a number 15 and 45. 15 and 45. So, we're going to get the LCM of 15 and 45. So, let's prime factor 15 and 45. So, to the use of factor 3. What is the factor of 15? Yeah. 3 and 5. 3 times 5 po. 3 times 5, or they have 5 times 3. So, parehas na ba silang prime number? Yes po. Kaya sa silang prime number, so iyan na yung kanyang pinakadulo. So, lagay natin 3 times 5. Then, kay 45 naman tayo. What is the factor of 45? 9 times 5. 9 times 5. 9 times 5. So, 9 ba may factor pa? Apo. Ano ang factor pa ni 9? 3 times 3. 3 times 3. 5 ba may factor pa? Wala na po. Wala na po siya factor gawin. Wala na din factor 3 kasi prime number na siya. So, pwede natin ilagay dito ay 3 times 3 times 5, di ba? 3 times 3 times 5. So, ilalagay natin 3 times, saan natin ilalagay ang 3? Dito sa hindi katapat ni 5. Bago yung isang 5, dito natin ilalagay sa katapat naman ni 5. Okay? Dahil dalawa yung 3, so yung isang 3 katapat ni 3, yung isang 3 wala sa katapat. Dahil may isa siyang 5, itatapat naman din natin siya kay 5. Okay? Then saka natin siya i-bring down para malaman kung ano. So, we have 3. Then, dito naman, bring down natin si 5. Then, i-bring down din natin si 3. Okay? So, ipag-multiply natin. What is 3 times 5 times 3? 3 times 5 po, 15 times 3. 45. So, ang LCM natin is 45. Okay? Yan yung magiging LCM natin, 45. So, our LCM is 45. Nakuha ba natin? Hindi po, naliliit pa po. Gawa po nung sa 15. Kasama po ba yun yung ita-times? Aling 15. Ay, itong nasa taas?
kung pag-yes ko, hindi na po siya isasama sa pag-times. Oo. Hindi. Kasi itong nasa baba, diba? Magkaparehas. Magkaparehas po. Oo. Kapag magkaparehas sila, magiging isang 3 na lang sila. Okay? Dahil ito, magkaparehas din itong dalawang 5, magiging isang 5 na lang siya. At dahil itong 3, diba wala naman siyang kapartner? Kung wala siyang kapartner, magiging isang 3 naman siya. I-bring down din natin siya. Okay? Hanggat meron silang kapartner, ipapartner natin. Pero kung labis na siya, i-datus lang dapat natin. Okay, it's a multiple. Dahil sa tingin siya, hindi yan. Dahil tatlo yung 3, yung dalawang 2, yung dalawang 3, nag-partner sila, kaya naging isang 3 na sila. Yung isang 3, magiging, wala siyang ka-partner, so bukod pa yung isang 3 na yon. Okay? So magiging 3 times 5 times 3 sila. So pagsasamahin natin, pagpa-partnerin natin sila, by 2, kasi dalawa lang naman yung multiple natin, 15 and 45. Kung tatlo na yung number natin, eh divide 3 natin sila ipagpa-partner. Kung wala na silang kapartner na ganun, so, isa-isay na natin sila. So, try natin by listing method. So, na-screenshot nyo na ba? Okay, 15 and 45 sa, diba? 15 and 45. Try natin by listing method. Kung 45 din ang lalabas. So, ano ang multiple ni 15? What is the multiple of 15? Siyempre, pinakauna, 15. Sunod? Ay, 30. 30. Sunod sa 30? 45. 45. Then, sunod sa 45? 50. Ay, 60. 60. So we have 50, 30, 45, 60. Then ang sunod naman, for sa 45, is 45. So 45. Mayroon na ba sila magkatulad sa 45? Apo. So pwede na tayong tumigil. Pero yung 90 po, wala. Lagawa po lumampas po siya sa 60. Kaya po 45 lang pong LCM. So dahil nakita na natin yung pinakamababa na magkatulad sa kanila, pareha silang may 45, diba? And that is the least common sa kanila. So, yes, enough na tayo doon. Pwede natin hindi pagpatuloy. 45 yung ating LCM. Okay? So, parehas lang, diba? By the use of listing method or prime factorization, parehas lang yung sagot natin. Okay? Now, naman ba natin? Yes, po. Thumbs up na sa mga nakakaunawa? Okay. How about the others? Naunawaan ba? Thumbs up nga daw, Prince. How about you, Prince? Naunawaan mo ba, Prince? Okay daw. Eh, napakadali naman kay Prince. Kanina ako nagtanong. How about you, Kairi? Na ayos ba, Kairi? Naunawaan ba? Medyo. Nako. So, another example para mas lalo pa natin maunawaan. So, na-screenshot nyo na ba ito? Baburahin ko na ito. So, screenshot. So, 5, 4, 3, 2, 1. So, another example we have here. Ito, tatluhan naman ito. Listing method din. Pero tatluhan. So, try natin. We have here 9, 18, and 27. So, ito yung sa listing method naman tayo. So, ganun lang din po siya. Yes, ganun lang. So, get the multiple of 9.
Kuhanin natin multiple of 9. 8, 9. Alam niyo ba, ano napapansin niyo sa 9, sa mga multiple ni 9? Sure, gawa po 9, 18, 27 po, yun po. Okay. Tinan niyo, kapag pong LCM ay 9. 72, diba yung 72? Kapag pinag-class mo yung 7 at 2, 9 ang sagot. Pag pinag-class mo yung 6 at 3, 9 din ang sagot. Pag pinag-class mo yung 4, kapag pinag-class mo yung 5 at 4, yun din ang sagot. Kapag pinag-class mo yung 4 at 6, 4 at 5, 9 din ang sagot. Lahat yan, 9 ang sagot. Kapag pinag-class mo sila sa kanilang sarili. 2 plus 7, doon sa 27, 2 plus 7, 9 ang sagot. Pero sa 9 lang yun. So, get the multiple of 18. What are the multiples of 18? 18, 36. 18, 36. Ano pa? 52. 54. Nagkulang ka na sa iba. That is 54. Then, what is next? 72. 72. So, enough na muna tayo sa 72. So, get the multiple of 27. Siyempre, kauna na 27. 27. 54. 54. 54. Ano pa? 81. So, enough na muna tayo dyan. Ngayon, get the LCM. Kailangan, meron silang number na pare-pareho sa tatlong yan. Unahin natin kay 9. Lahat ba sila may number 9? Wala po. Wala. 27. Lahat sila may number 18? Wala po. Wala. Lahat ba sila may number 87? Ay, wala po. Wala po. Lahat sila may 36? Wala po. Wala po. Lahat ba sila may 45? Wala po. Lahat ba 54 sila may... Yes, yes, meron 54 po. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes daw. May 54 si 9, may 54 si 18, may 54 si 27. So it means, meron sila lahat na 54. Anong LCM natin? 54. Ano pa ba? Ano pa ba? Eh, 54, di ba? So, 54 ang LCM natin. So, parang mas madali talaga listing method, di ba? So, listing method talaga ang madali, no? So, this is for listing method of 9, 18, and 27. 9, 18, and 27. LCM. LCM is 54, no? 54. So, take a screenshot. Sure. Kinakopy niyo ba? Sure, wait. You have enough time. Sure, off. So, we have prime factorization. Try natin sa prime factorization si 9, 18, pati 57 kung 54 nga din yung LCM natin. So, what is the prime factorization of 9? Prime factor ni 9? 3 times 3. 3 times 3. Times 3. Okay. So, lagay natin si 9 is 3 times 3. 3. So, kay 18 naman tayo. Ano ang prime factorization? Ano ang factor ni 18? 9 times 2 po. 9 times 2. So, meron pa bang factor si 9? Ano pa ang factor ni 9?
3 times 3. 3 times 3 po. 3 times 3. 3 times 3 po. 3 times 3 po. So, lahat sila is 3. 3 pati 2, diba? 3, 3 pati 2. So, dito natin nalagay. Yung isang 3, katapat ng isang 3. Yung isang 3, katapat ulit ng 3. Yung 2 naman, wala na siyang katapat. Diba? Yan. So, sa 27 naman tayo. What is the prime factor of 27? Ano ang factor ni 27? 27? 3 times 9. 54? 3 times 9. Okay. So, may factor pa ba si 9? Meron pa, diba? Apo, 3 times 3. 3 times 3. 3 times 3. So, ano ang mga factor po yung... Ano-ano ang mga factor ni 27? 3? 3? Pati 3. Diba, tatlong 3. Nung isang 3, itatapat natin dito sa 3. Nung isang 3, itatapat natin dito sa 3. Yung isang 3 ba, tatapat natin kay 2? No. So, maglalagay na tayo ng panibagong space dito na sa 3. Okay? Then, itong lahat ng ito, tatlo sila, isang partner lang yan, ilalagay natin. Hello. Times 2. Times? And times 3. Times. Then, pag multiply natin lahat yan, 3 times 3 times 54? Ba? 54 kwata? 9, 18, 36. 3 times 3, what is 3 times 3? 9 po. 9. Times 2. 9 times 2? 18. 18 po. Times 3. 18 times 3. Wait. 18 times 3. 30 is 18. 36 and 45? I mean 54 po. 54. 54 po. Okay, 54 ang sagot. So, ang naalala ko pong 9, 18, 27. So, 54 ang sagot. So, parehas lang din siya ng sagot natin ng una gamit ang listing method, diba? Even we use prime factorization, 54 pa din ang ating magiging LCM. So, naunawaan class? So, thumbs up nga sa mga nakaunawa. So, we have here sa page 106, letter B, 6 to 10. We have here 5 questions to getting the LCM. You need to do is get the LCM of these 5. So, let's start with number 6. So, number 6, meron tayong 4 and 7. Anong ginamit yung method? Listing sure, wait lang po. Aalis lang po ako. Listing. Kami ni Andrew, listing. Yes, how about the other? Transfer me to host. Ano yan? Listing method. So, kung listing method ang ginamit nyo, try natin listing method. What is the multiple of 4? Mga multiple of 4. Ano-ano multiple ni 4? 4, 8, 12, 16, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Bilis, oh. Nagpapaunahan, ganun. 24. Nag-aaway. Yan. So, ano naman ang multiple ni 7? So 7, 10, 14, 21, 22, 23, 26, 27. Okay. May LCM na ba tayong makikita, Lian? Anong LCM nila? Opo, 28. 28. 28. Yes, po. Pareha silang may 28. 28. Yun po. So, ang LCM nila is 28. So, dito sa number 1,
28 ang sagot natin. So, double check? Mama sa number 1, 28. Ako. Okay. Ako. Kami po. Ako. Number 1 is 28. So, take a screenshot ha. So, number 2 naman tayo. So, we have number 2. 9 at 12. So, what is 36. The most of 9? 9, 18, 27, 36, 42, 45, 50, 46, 63, 72. What will be the LCM? Ano yung magkatulad sa kanila this common multiplier? LCM will be 36. So, 36 yung LCM nila. Okay. So, yung answer in number 7 must be 36. So, sino tumama sa 36? Siya. Opo. Yan, ako naburo. So, tumama naman kayo sa number 27. Nakita ko naman. So, let's go on number... Nakita niyo naman ko answer ko, di ba? Oh, wow. Number 10. 10. What is the multiplier? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pag naman ang tama, ito ang multiple of 10. Napakadali ng multiple of 10, diba? Yun nga po. Dagdagan lang natin ang zero. Dito sa 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 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 100
32. Sunod sa 32. 48, 64, 80 po. 112, 128, 114, and 160. Dagdagan pa po ng isa, diba? Kasi kulang. Po, itagdagan pa po ng isa, yun ang sagot na po. Yung LCM ay magiging 80 po. Gawad, 80. Meron po dyang 80 po. So, para silang may 80, so LCM natin dito is 80. So, sagot sa number 80. Yuhu! Thumbs up kayo pag tumama kayo. Alright. Madami nakapag-perfect dito eh. So, ibig sabihin, nakuha natin yung lesson, di ba? Shreta po? Wala po yun. 8 pati 18. Ano ang mga multiple na 8 pati na 18? Simula mo na pati. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 67, 72, 80. 32, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Yeah! Doon na nag-aawal. Joke. Awards ng dalawa. Kanado sa mato. Ano nangyari? Ito lang ha. 18, 36, 34, 72, 90, 90, 90. Let me check. Ano naman ang multiple na 18? 18, 36, 64, 72, 90, 98, 116. Hindi ko na po naituloy yung hanggang ganun po yung 160 po yung gawa po na andito na po yung LCM niya. 72 po. So, ang LCM niya is 72. Kita na naman yes natin. Yes po, 72. Okay na yan. 72 po? Yes, 72. Check. Rensa. Eh, may TikToker rin siya. Lagi na lang.
Diba rin? Tingnan niyo ako. Uy! Dali. So, 21 and 14, what is the LCM of 21 and 14? So, 21, yun ay 42, 63, 84, 105. Yun po. So, next, ang 14 ay 14, 28, 42 po. 42, 56, 70. Sa 14, ano ulit sa 14? Hindi ko napakinggan. 14, 28, 42, 56, and 70. Kasi 42, nakita na naman natin 42. Para silang 42? So, ano? 42. 14. That's 40. Okay. So, iyan lahat yung sagot natin. We have 28, 36, 80, 70, and 42. So, nakuha ba natin? Opo. Opo siyang nag-aaway. Yes ba? Po. Understood ano po. Ba? So, type your correct answer. Type your score on the chat box.